Ang pangalan ng mga pastor. Hallelujah, praise Lord sa ating pangalaman. Ladies, sa pastor na patuloy po natin inaalala ang kanyang mga dakilang aral na turo po sa bawat isa sa atin. Sa ako nila po mga beloved children, sa inyong mga naman ng kapatidan, sa ating mga webcast viewers, isang gandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise Lord. At ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Namisanan pa po ako po yung bigyan ng pagkakataon ng ating pinakamahal na Panginoon upang ako po yung makapagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa kanyang mga kabutihan sa aming buhay. Mula po na kami ay makakalala sa ating pinakamahal na Panginoon hanggang sa mga sandaling ito. Hallelujah, praise Lord. At maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon sa buong isang linggo pong muling pag-iingat, pag-abay at patuloy po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa kalakasan po ng ating mga katawan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Balikan ka po muli nang bago po kayo makakalala sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Way back 1992 po, hallelujah, praise the Lord. Nung makakalala po aking beloved mama sa panalagawain na ito ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At siya po ay nag-observe sa panalagawain na ito. At nag-decide po siya na magpabautiso po sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At pray po ang ating pinakamahal na Panginoon na yung aming pong buhay noon na napakagulo. Ito po ay binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus sa pagpapagaling po niya sa aming bunsong kapatid na kung saan siya po ay nagkaroon po ng karamdamang hika. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na siya po ay gradually po pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa ulang dalangin po natin minamahal, ginagalang naman ang pastor. Hallelujah. Nagpapalitin ka pa sa nabat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa mga pag-iingat po na ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Manala ko po no, ako po ay umalis po ng balang nagawain na papunta po ako sa trabaho at nung mga panahon po na yon dahil bagong driver po ako, nagkaroon po yun po yung first accident po na naranasan ko, na na-rear, nabangga po ako sa likod na bahagi po ng sasakyan. At ngunit maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa kanya pang pag-iingat na wala pang masamang nangyari, bagamat apat na sunod-sunod na sasakyan po yung nagkabanggaan ng mga panahon po na yon. Ngunit maraming salamat po sa mahal na Panginoong Jesus na pinag-iingatan niya po kaming lahat. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus nung kami din po ay nag-uumpisa pa lamang po sa lugar na ito. Hallelujah, talagang sinubok po din po kami na ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Dahil nga po sa hindi po kami marunong magmaneho, nahirapan po kami maghanap ng trabaho. Ngunit ang kailan po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord, na hindi po tayo binigo kahit kailan ang ating pinakamahal na Panginoon, bagaman may kahirapan po nung kami po ay nag-uumpisa dito. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon sa unang dalangin po ng ating minamahal. At ginagalang naman ang pastor, hallelujah, praise the Lord, unti-unti po kami pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, pray po ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Malala ko po, nung kami po ay dumating dito dahil nga po sa unbeliever po yung aking beloved papa, nag-aalala po kami na baka hindi po kami makadalo sa panlalagawain. At sabi ko po sa sarili ko, kung ako po ay mawawali lang po sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, mas mainam po na ako po ay manatili na lamang sa dako ng Pilipinas. Hallelujah. Ngunit dakila po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na yung ating layunin ay iba sa layunin ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na pinanghawakan po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon hanggang sa mga oras po na ito, pagkabat mayroon po tayong mga kahinaan. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nagkupulit na pasalamat po ako sa mga lapay noon. Hallelujah, praise the Lord, na nung pagdating ko po dito, sabi ko po sa mga lapay ng Jesus, kung hindi man po kami makadalo sa panalagumain, nga pa mas nanaisin ko pa po sana na umuwi na lang sa Pilipinas. Ngunit puri po ating pinakamahal na Panginoong Jesus na pagkabat unbeliever po yung aking balay papa, siya po yung nag-alok sa amin na hanapin po yung panalagawain. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At bali nung time po na yun, Monday po ako dumating. At talagang doon po yung aking eagerness po na dumalo po sa balay ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah.
sa dating pong April ay siguro mga 13 years na po akong nag-i-stay dito sa ako ng Amerika. Hallelujah, praise the Lord. Parang kailan lang po, hallelujah, praise the Lord. Ngunit po ito, papasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sa dami po ng pagsubok, hallelujah, nandiyan po ang paggabay, patnubay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po ating pinakamahal na Panginoon ng Jesus talagang hindi po biro na tumira dito po sa lugar na ito dahil po sa sobrang kabisihan po ng tao, hallelujah, talagang kung hindi po bibigyan ng pagkakatao na makadalo sa banal na gawain, talagang hindi ka makakadalo, hallelujah. Ngunit maraming salamat po sa unang dalangin na ating minamahal, ginagalak naman ang pastor, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nanaabot po tayo ng kanyang panalangin hanggang sa mga oras po na ito, hallelujah, praise the Lord. Puri natin pinakamahal ng Panginoon, hallelujah, at hanggang sa nag-isaral po ako na makahanap po ng trabaho. Ngunit dahil hindi po ako nakapagtapos sa aking pag-aaral, nahirapan po ako maghanap ng mapapasukan. Ngunit dakila po ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Nag-caregiver po ako, hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon po ako ng mga pasyente na meron po silang mga developmental disability at doon po naranasan ko masaktan physically and emotionally, hallelujah. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus na naranasan ko po yung mga bagay na yun, hallelujah, na nagpatatag po sa akin maging sa aking spiritual, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Dumating din po sa pagkakataon na nagkamali din po ako ng pagbigay ng gamot. Imbis po doon sa isang pasyente na ibigay ko po sa ibang pasyente na almost 10 different medications po yun. At kung sa madaling salita po, maaari po akong makulong po sa ginawa kong yun. Ngunit nakilap po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus na sinave po ako ng mahal na Panginoong Jesus sa pagkakakulong. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Bali Friday po yun, nung nangyari po yung bagay na yun at sabi ko po sa mahal na Panginoong Jesus, ako po ay dadalo sa banal na gawain at ipapipray ko po yung pasyente ko na yun, hallelujah. Sa ulang dalangin po natin, minamahal, ginagalagdag mo ng pastor. Bilang tao, nandiyan po yung aking pag-alala, ngunit inasa ko po lahat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kinabukasan po, nagtawag po ng meeting doon sa trabaho mo, hallelujah, praise the Lord, at punin po ating pinakamahal na Panginoon. Talagang napakabot niya ng mahal na Panginoon dahil yung tao pong nakainom ng maling medication, siya po yung nagbukas, hallelujah, at nangamusta sa akin, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus na pinag-iadap po siya natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po binigay ng mahal na Panginoon na makapasok po ako sa isang malaking kumpanya. At nung nag-a-apply po ako doon, medyo nagkaroon po ako ng problema dahil nga po sa kabanalan, sa pagsuot po ng palda po, hallelujah, dahil doon po sa pinagtrabahoan ko po na yun, grabing strict po sila sa dress code dahil doon po sila nakikilala. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise Lord, na hindi po tayo ginawang buntot ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ngunit ginawa po niya tayong ulo. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus na binayagan po nila ako na magsuot po ng may kabanalan, bagamat ako lang po yung naiiba doon. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon. At yung isa ko pa pong inaalala nung mga panahon po na yon dahil wala pa nga po akong sasakyan. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit talagang nandun po yung aking pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung dumating po ako dito, meron pong isang kapatid na nagbigay po sa akin ng application po ng pag-a-apply po ng ano ng sasakyan. Ngunit hindi binaliwala ko po yun kasi wala po yun sa isip ko dahil iniisip ko po na matutulungan naman po ako ng aking bilawin papa tsaka kung hindi man po pwede naman pong magbas. Ngunit talagang napakahirap po talaga na wala pong sariling transportation, hallelujah. Ngunit hindi po tayo binigo natin pinakamahal na Panginoong Jesus. Nung mga time po na yon talagang paycheck to paycheck lang po talaga ako at talagang mahirap po. Sinubukan ko pong pumunta sa isang dealership po para po subukan na magkumuha po ng sasakyan kahit second hand lang. Ngunit na-decline po ako, hallelujah. Sabi ko po sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, alam ko po meron kayong layunin, hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Yung
application po na yun, itinago ko po yun sa aking Bible at sinubukan ko po mag-apply ulit. At Friday po yun, kinabukasan, Saturday, hallelujah, binigay po ng mahal na Panginoong Jesus isang brand new sakyan, hallelujah, praise the Lord, maraming salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At pinupulit, pinapasalamat ako rin po ating pinakamahal na Panginoong Jesus nung nag-apply din po ako ng aking driver's license. Nalangin po ako sa mahal na Panginoong Jesus na sana po Pilipino po yung makapag-exam sa akin. At purihin po ating pinakamahal na Panginoon, hindi po ako binigo ng mahal na Panginoong Jesus, bagamat isa na lang po yung mali ko at mapifail ko na po yung examination. Ngunit ipinasa po ako ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung po rin nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil yung bilawid papa ko po, dahil sa sobrang busy po niya, hindi po niya kami magawang turuan sa pagmamaneho. So, hindi po ako, wala pong nagtuturo sa akin na magmaneho ng mga panahon ngayon. Ngunit dakila po ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, na meron po siyang mga tao ginagamit, hallelujah, praise the Lord po. Kaya po na yung may nagpakalala po sa akin sa isang may edad na po siya. At sinabi ko po sa kanya na hindi po ako makapagbayad sa inyo kung magkano po yung rate na ibibigay niyo sa akin kasi wala po akong pera, hallelujah. Ngunit nakita po ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Sabi po niya sa akin, sige, kahit magkano ibigay mo, kahit kailan ka magbayad, sabi niya, basta mo lang yung running exam mo, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At talagang kahit sobrang tirik po yung araw, talagang hindi po siya napapagod na magturo. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa may pass ako po yung driving exam ko. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. At pinapasalamat ako rin po ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hanggang sa magkaroon po ako ng pasyente po. Hallelujah, praise the Lord. Na meron po silang may Alzheimer po yung kanyang beloved wife. At bali may kaya po sila sa buhay at bali po dalawa po sila yung inaalagaan ko at dumating po sa pagkakataon na nagkaroon po ng doctor's appointment po yung asawang babae. So may kasama po ako isang caregiver, hindi po niya kayang isa kayo yung pasyente po namin na yun sa sasakyan. So humingi po siya ng tulong sa akin at sinabi po namin dun sa pasyente po namin lalaki na upo lang po siya dun sa sala. Ngunit hindi po siya nakinig sa amin, so sumakay po siya sa elevator doon po sa loob ng bahay nila. At sa hindi po inaasahang pangyayari, nahulog po siya sa elevator dahil yung shock po ng elevator wala po sa taas na sa baba po. Hallelujah. Tapos yung ulo po niya nandun po sa may pinakakanto po ng elevator. Talagang grabe po yung aking pag-aalala dahil sabi ko baka this time makulong na talaga ako kasi negligence din yung nangyari na yun. Ngunit dakila po ating pinakamahal na Panginoong Jesus, bagamat nagkaroon po ng fracture yung leg po nung pasyente na namin na yon na lalaki, ngunit binigyan pa po siya ng buhay ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Hindi po niya nangyayari na Panginoong Jesus na mawalan po siya ng buhay during our time po ng pagbabantay sa Kanya. At yung patient ko po rin na yon, dahil nga po sa nangyari na yon, wala po kong ina-expect na magbibigay po sila ng kahit na anong parang incentive ganun or regalo after po mamatay nung pasyente pong babae. Ngunit nakita po natin pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord, na after ko pong mag-alaga doon sa mag-asawa, kinausap po ako nung family po nila na meron nga po silang ibibigay sa akin. At in-expect ko po yun na hindi po ganun kalakihan, sakto lang. Ngunit dakila po ating pinakamahal na Panginoong Jesus yung hindi ko po in-expect. Yung po yung ibinigay na ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Purihin po ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagkabalik na pasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Jesus hanggang sa mag-deserve po ako na dalhin ko po dito sa lugar na ito, aking beloved husband. Nung time date po na yun, talagang paycheck to paycheck nga rin po ako, so hindi ko po alam kung paano ko po siya ipipetition. At dahil kulang po ako sa mga resources po, maging sa financial. Ngunit po rin po ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord, na yung isang pasyente ko po na
inaalagaan siya po ay isa rin ginamit ng malapay ng Jesus sa financial po, hallelujah, praise the Lord. At maraming salamat sa malapay ng Jesus sa mga kapatiran po na hipo ng malapay noon, hallelujah, sa pagtulog po sa papers na kabilabit husband, hallelujah, praise the Lord. Ang malapay ng Jesus pang bahala magpala sa inyo ng makalibong beses, hallelujah, praise the Lord. At hanggang sa kami po ay mag-desire po na magkaroon po ng beloved baby, dahil po sa magkalayo po kami for 5 years, bagamat uuwi po kami sa dako ng Pilipinas every 2 years, ngunit di po kami pinagkakaloban ng malapay ng Jesus. Ngunit nung dumating po siya dito, meron po tayong beloved brethren po na uuwi ng Pilipinas. Nagpadala po kami ng sulat sa ating minamahal. At ginagalang naman ang pastor na nagpapapray po kami na sana magkaroon din po kami ng baby. At month of February po yun. At so nawala na po sa isip namin yun hanggang sa bumalik po yung ating beloved brethren na yun. Nag-March, nag-April po, hallelujah. At nung pagdating po ng May, doon po nalaman po namin na nagko-conceive na po pala ako. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating mga malapay ng Jesus. Hanggang sa amen. Hallelujah. Po, hanggang sa dumating po sa month of, nung nag-7 months na po yung aking beloved baby sa loob po na aking tiyan, na-diagnose po ako na meron po akong gestational diabetes. At sobrang nalungkot po ako noon dahil sabi, maraming magiging complication kapag ka meron kang gestational diabetes. Ngunit po rin po ang pinakamalapay ng Jesus. Pagamat yung obigay niya po, nag-prescribe po siya ng mga medications po para po bumaba po yung aking blood sugar. Ngunit, bagamat hindi po pinagbabawal ang gamot sa pinagawain na ito natin, pinakamahal pa yung Jesus, nalampalataya po kami sa ating pinakamalapay noon na amen. Hallelujah. Na, oo, na normal po na malapay ng Jesus yung aking blood sugar. At hindi po ko nagkamali. Hallelujah, praise the Lord. Sa unang delight amen. Po natin, minamahal. Praise Lord. Hallelujah. Every time po na pumunta po ako sa aking obikaini at check po nila yung aking blood sugar. Everything is normal po. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamalapay ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa dumating na po yung month of January, yung month po yung po yung binigay na January 11 po, yun po yung due date na tinigay po sa akin ng obikaini. At nung week po na yun, before po nung aking due date, tinatanong po ako ng obikaini kung meron po akong nararamdaman na any signs of labor po, pero wala po ako na maramdaman. Sabi po niya sa akin, kapag ka umabot ng January 11 at hindi ka pa nanganganak, i-indus ka na namin, hallelujah. At dahil nga po sa bagong magulang po kami, so nag-research po kami kung ano po yun. At marami nga pong magiging complication kapag ka nangyari po yun. Kaya nalangin po kami sa ating pinakamahalapay ng Jesus. Hallelujah, praise Lord. Sa unang dalangin po natin minamahal. Ginagalang na mula, Pastor. Nagising po ako ng madaling araw. Mga araw, 1 o'clock po yun. Nalangin po ako sa ating pinakamahalapay ng Jesus. Exactly po, January 11. Yun po yung araw na lumabas po yung aming beloved baby. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamahalapay ng Jesus. Dahil nga po sa mayroon po akong gestational diabetes. So, man, may instant po na magkaroon po ng problema yung beloved baby po namin. Ngunit nung lumabas po siya, everything is normal po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Po sa ating pinakamahalapay ng Jesus. At anong time po na yun, dahil nga po sa maraming salamat po sa ating pinakamahalapay ng Jesus. Din time po na yun, naka-receive po kami ng balance po sa ospital na umabot po ng almost 30,000 po yun. At sabi po namin ng aking beloved husband, kung saan po namin kukunin yung ganong halaga. Ngunit nanalangin po kami sa ating pinakamahalapay ng Jesus. Nagbigay po kami ng sulat sa kanila at nilakipan po namin yun ng leaflets. At po rin po ating pinakamahalapay ng Jesus na nag-reply po sila sa amin. Sabi po nila na wala na po kami babayaran. Hallelujah, po rin po ating pinakamahalapay noon. Hallelujah, praise the Lord. At pinapasalamat ako rin po ating pinakamahalapay ng Jesus sa aming bilabing pangalawang anak. Hallelujah, praise the Lord. Po rin po ating pinakamahalapay noon dahil nga po sa normal delivery po ako sa aking unang baby. Everything is normal po except sa gestational diabetes ko po. So, hindi po namin ina-expect na magiging premature baby po siya.
7 months lang po nang siya po ay maaking mailuwa. Hallelujah. Talagang sabi po ng iba, may chance po siyang mabuhay, pero sabi po ng doktor sa akin, ang tanong kung tatanggapin niya yung gatas na papainom sa kanya. Hallelujah. Maging yung paghinga niya, kung magiging okay siya. Punin po, Ate, pinakamalabay nung Jesus, talagang napakarami pong mga baby po na premature na hindi po tumatagal yung buhay nila dahil hindi po nila kayang mag-intake po ng fluid, pati po yung kanilang oxygen intake. Pero punin po, Ate, pinakamalabay nung Jesus, sabi ko po sa Ate, pinakamalabay nung kung para sa amin po yung beloved baby po namin na to, ibibigay mo po sa amin. Pero kung hindi malabay nung, ialay ko po siya sa iyo. Hallelujah, peace be. Purihin po natin pinakamalapay nung Jesus. Hallelujah, peace be. Nung may labas ko po yung blind baby ko, mga nasa around 3 point something pounds lang po siya. Talagang sobrang napakalain po niya. Hallelujah. Ngunit purihin po natin pinakamalapay noon, kahit isang oxygen po, hindi po siya gumamit. Hallelujah. Purihin po natin pinakamalapay nung Jesus. Talagang maging yung mga doktor po doon, na-amaze po sila. Hallelujah. Sa kamangkahang gawa po natin pinakamalapay nung Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa malapay ng Jesus yung araw po na lalabas po siya sa ospital. Napakinggan po ng doktor na meron po siyang heart murmur. So nagkaroon po sila ng mga examinations po bago po kami lumabas ng ospital. During the examination po, kami po ay nanalangin sa ating pinakamalapay ng Jesus. Nag-play po kami ng mga preaching po ng ating pinamahal. Ginagalang naman ang pastor. Hallelujah, peace Lord. Puri po, Ate, pinakamalapay na kong Jesus na after pa na ma-examination, everything is normal po. Hallelujah, praise the Lord. Puri po, Ate, pinakamalapay na kong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Time din po na yun at bali nag-stay po ako sa hospital for 2 weeks po. At yung beloved baby ko po, ganun din 2 weeks po. So parang almost 1 month po kaming dalawa. Hallelujah. Bali yung inisip po namin na paano po namin babayaran yung mga bills po namin sa ospital. Ngunit nakita po natin pinakamalapay ng Jesus, na ang malapay ng Jesus din po, nagbayad ng lahat. Hallelujah, praise the Lord. Wala po kami binayad. Amen. Hallelujah. Pinakamalapay ng Jesus. Pasalamat ako din po natin pinakamalapay ng Jesus sa pagkakataon po binigay ng malapay noon na makarating din po sa dakong ito, aking beloved mama. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa malapay ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat natanggalan po yung kanyang pagdating, gawa po ng nagka-pandemic po. Ngunit maraming salamat sa malapay ng Jesus sa kanyang pagkakataong ibinigay. Hallelujah, praise the Lord, upang makapiling po namin na aking beloved mama sa pag-iingat po niya at paggabay sa pagbiyahe pa na aking beloved mama. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamahalapay ng Jesus, sa kalakasan na patuloy po niya binibigay. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng mga pagkapala natin, pinakamahal ng Panginoon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay ng mga pagpapala.